Marso ng 2020 nang lumaganap ang pandemyang mantal sa buhay ng bawat isa. At ang kagupit nito sa bawat manggagawa ay ang pagbaba ng kita at karagdagang hirap. Dito sa lungsod ng Labit proper, kalimitan ng hanap buhay ay pagtitinda o tawagin nating vendors. Sila ang mga palingkihera ng lungsod ng Labit. Umaabot ng mahigit 4 o 5 oras sa isang araw ang kanilang pagtitinda. Sa kabila ng kahirapan, sila ay kumakayod upang kumita ng pera para sa kanilang pamilya at pangtustos sa pangangailangan sa araw-araw. Hindi madali ang kanilang trabaho dahil madalas ay kulang pa ang kita para sa maraming gastusin sa araw-araw. Hindi nila iniindang hirap na kanilang dinadanas sa araw-araw na pagtitinda dahil ito ang kanilang hanap buhay at ito lamang ang pinagkukunan nila sa lahat ng pangangailangan ng buong pamilya. Ating matutunghayan, ano nga ba ang limitang problema o karanasan na kanilang pinapasan araw-araw? Ako si Leonora Baltasar Alcantara, nakatira sa Labit proper or Daneta City, Pangasinan. Taga Labit, pero nag-decide po ako na nag-OFW sa Singapore ng 29 years. Pagkatapos po noon, umuwi po ako dahil ang pagkalam ko, maganda po ang umuwi ng Pinas, pero mahirap pala. So, try ko po ng best ko na titingin ng isang pagkakataon na pwede ko pang mapagkitaan ng pera. So, ito po ngayon ang parang ko, nakikita mo naman kung paano ang pag-aayos ko ng tinda ko. So, sa awa ng Diyos, parang nakakaraos din. Pala si Regina Ilamparma Merto, 38 years old. Ilang years na po kong nagbibendo? 5 years na. Gano'n po katagal na nagbibendo ng mga customer? Hindi po matagal din. Kailangan may patient ka talaga. Kailan ng gasolina at pamasay? Kailan at ilang linggo ba ako bumili ng inyong panila? Hindi. Usually talagang araw-araw kami nag malingke. Kailangan talaga araw-araw kasi araw-araw din naman nauubos yung mga kanila na. Sapat po bang perang nabibentahan mo sa araw-araw? Umisan sapat. Umisan ano din. Sobra din. Hindi naman pare-parehas na ano na ang benta eh. Magkano pong puhunan? Puhunan namin depende rin sa ano sa bibili rin. Kunwari ngayon, puhunan namin nasa 36. Ba't yun po natin itong trabaho? Ano, siyempre, bukod po sa simple at ano, madami pong pwedeng itinda, bakit po ito yung natin? Wala, ito lang yung kaya namin, ano eh, kaya ng katawan namin. Tsaka, di rin naman kami nakapag-aral, high school graduate lang kami. Kaya, itong naisip namin. Ang pandemya dahil sa lahat ay naapektuhan, saan po nang galing yung pang-araw-araw natin? Dito rin sa tindahan po. Paano po naka-apekto ang pandemya sa pag-angkat ng mga produkto mula sa pinanggagalingan? Wala namang epekto sa amin kasi kung ito, mga pangunahing pangangailangan ng isang kwan. Ng isang mamamayan. So tingin niyo po, ano po ba ang advantage ng naitutulong ng pagkakara ng pamilya ng baryo sa ating mamamayan? Ay, maganda rin ang advantage niya. Hindi na kailangan sila pamasahe, lalo na ngayon mahal ang gasolina. Tsaka malapit lang sa mga bahay nila. Ako si Silvina Mercades, 56 years old. Gano'n na po kayo katagal na nagtitinda? 2 years. 2 years. Ano pong mga hirap na naranasan niyo sa pagtitinda? Hirap yung minsan, konti ang tumitin, tsaka yung hirap ng manage. Pagbili-bili ng mga kailangan. Kasi konti pong mga customer. Tsaka yung pagod.
ang perang na pagbigay sa okay naman, depende. Pagka naamura pa rin, hindi naman pare-pareho siya. Hindi malakas. Hindi makuman. Sa lahat pong mga paninda nyo, magkano pong yung kumina? Estimate lang ha. Kasi ako estimate nito ngayon nasa ano na ito, nasa 100 Hindi sa talino sukat ang pag-asenso ng isang tao, kundi sa sipag at diskarte nito, dahil daig ng masipag at madiskarte ang taong matalino lamang.